What's up, buddy? Gusto ko lang i-share itong Deteki River sa San Luis Aurora. Bali, ang daan namin is sa bayan ng Bungabon. 9 hours ang naging biyahe namin mula Metro Manila. Gamit namin dito yung tok-tok na mula kay Wiltek. Buddy, medyo challenging lang pala kasi pasigsad nga pala yung daan dito at bangin yung sa kabila kaya tamang takbo lang dapat. Bale, sulit naman yung medyo mabagal dahil along the way may magagandang mga tanawin na for sure magpipicture kayo, syempre para may pang my day na sa FB. Bakit kami ng bundok? Actually, bakit nga kami ng bundok? Dahil ang ganda ng baba. Tapos tumigil muna kami kasi nakita namin mga nagpipicho. Tapos pagsilip nga namin. Meron palang parang palengke din na madadaanan. Pwede niyong bilan ng mga babauli niya sa lugar. Thank you. Mapapansin at makikita nyo rin pala yung mga taniman ng mga mais. Pwede kayong bumili para kung sakaling trip nyo mag-ihaw, pwede nyong ihawin. Hindi na namin maubos eh. Tama na, tigisa tayo nun. Gabi na at madilim nang dumating kami sa lugar. First impression, wala pa akong masabi. Madilim kasi eh. Basta ang sure is, mabato yung lugar kaya kailangan namin magtabas ng dabo para pang sapin sa tent. Okay. Oh, time check na yun is, ayun o. So, 10:58. So, all goods na rin. Tamang pahinga na. Tapos bukas, ma-appreciate na natin yung ganda na itong lugar na pinuntahan natin. So, good night. See you tomorrow. Bye-bye. Ito ang bungad ng Deteki River. Merong 250 pesos na cottage. Pwede rin kayo magtayo ng tent. Hindi pa ganun kasikat ang Deteki River. Kaya mas ramdam mo ang katahimikan at kagandahan ng lugar. Kailangan nyo palang mag-river crossing upang makapasok kayo sa kabundukan kung saan doon pwede kayong lumangoy-langoy. Hindi naman siya ganong kalayuan, siguro mga 5 minuto makakarating ka na sa paliguan. Medyo challenging lang kasi maliit ang daanan at off-road pa. Siguro kasya na lang dito yung mga maliit na sasakyan. Isa pa sa nakaka-challenge dito ay yung may 3 minutong lakaran, yung maglalakad ka sa mga malalaking bato para makarating sa paliguan. Tahimik ng lugar ay isa to sa pinakamaganda. So kita mo naman tahimik talaga yung lugar kasi parang mahirap na siya puntahan eh. So kung pupunta ka talaga dito, dakat talaga kasi ito mabato, hindi kakayanin. Kahit yung tok-tok na doon namin, hindi nakakayanin to. Tapos kanya-kanyang bit-bit yan, mga gamit, papasok dito. So at least makuha natin yung perfect spot na gusto natin, yung tahimik. Hindi pun tayo lang alam doon. Woo!
So mga buddy, hanggang dito na lang. Meron naman kayong pagdodrawingan na plano ng mga tropa mo.